Mga kabayan, bukas, September 19, 2023 ay inaasahan na ng maraming mga Pilipino at ang taga-suporta sa ating pambato ng America's Got Talent Season 18 na si Roland Bunot Abante ang resulta ng mga hurado kung sino ang kanilang pipiliin para sa wild card. At dahil na rin siguro sa pagkalaglag ni Bunot Abante sa butuhan ng semifinals o qualifying round ng AGT, marami sa ating mga kababayang OFW ang nagsasabi na malaki pa raw ang tsansa ni Bunot para sa wild card. Ngunit mga kabayan, kung totoo man yan ang balita, ay good news po para sa ating lahat na Pilipino. Matapos na rin inaanunsyo ng host ng AGT na si Terry Cruz ang resulta kung sino nga ba ang pasok para sa grand final. At doon na rin nagsisilabasan ang mga samot-saring reaksyon galing sa ating mga kababayang Pilipino, maging ang mga ibang lahi na content creator ang nagbigay rin ng suggestion at komento patungkol kung bakit hindi nakapasok ang ating pambato na si Bunot Abante. At isa na nga doon ang kanilang sinisisi, ang hurado at CEO at producer ng AGT na si Simon Cowell. At doon na nga mga kabayan, marami sa ating mga kababayang Pilipino ang nagtanong kung bakit mainit sa dugo ni Simon Cowell ang mga Pinoy na mga performers. Pero mga kabayan, alam nyo ba, prior pa kay Marcelito at kay Bunot Abante, mayroon na ding mga Pilipino performers ang sumabak doon. Isa na nga dito si Jessica Sanchez, but it seems hindi rin sila nagtagumpay. Ngunit sa kwento ngayon ni Bunot Abante, mga kabayan, marami na ang naglalabasan ng mga balita sa SOCMED at ayon nga sa kanila na kung sakaling hindi makapasok at hindi makakuha si Bunot Abante sa wildcard, ay marami na ang mga Pinoy na hindi na manonood ng show ng America's Got Talent. In short, mga kabayan, mas maganda raw na i-boycott na ito ang show na ito sa Pilipinas. Ang iba nga ang nagsasabi na ginagamit lang daw ni Simon ang mga Pinoy performers upang makakuha ng maraming mga views sa kanilang mga social media platforms. At dito nga, sila pa ang nagkakapera, tayo pa ang niloloko at ginagamit. Pero mga kabayan, ay alam nyo ba na may nasagap tayo na balita? Hindi man ito konfirmado, ngunit 60% ay totoo at 40% ay posible. Mga kabayan, alam nyo ba na sa balitang ito ay posible raw na makukuha itong si Bunot Abante para sa wildcard? At kitang-kita naman mga kabayan kung gaano ka-favor ni Heidi Klum at ni Sofia Vergara itong si Bunot Abante. Mula pa lang sa audition ay nakitaan na ni Sofia Vergara at ni Heidi itong si Bunot na potensyal na mananalo. Kaya noong matapos ang semifinal qualifying round ni Bunot Abante, marami din ang nagsasabi na ang kanyang inawit na kanta ay hindi talaga bagay sa kanyang mga kabayan. At isa rin sa mga dahilan, mga kabayan, dahil ang butuhan ay doon lamang sa Amerika. At kung iisipin natin mga kabayan, ay iilan lang sa ating mga kababayang OFW ang pwedeng makabuto doon. Kung siguro mga kabayan ay ipaglagay natin na worldwide ang butuhan, ay panigurado panalo itong si Bunot Abante doon pa lamang sa resulta. Ngunit mga kabayan, may chance pa naman tayo para kay Bunot Abante. Kaya ikaw mga kabayan, ano ang iyong masasabi dito sa balibalita na posibleng talagang manalo itong si Bunot sa wildcard? At kung sakaling mga kabayan ay hindi talaga siya ang mapipili sa apat na hurado, lalong-lalo na kay Simon Cowell na medyo mainit ang kanyang dugo para sa mga Pilipino, ano ang iyong masasabi at ano ang iyong mensahe para sa kanya mga kabayan? Comment down below mga kabayan at ipakita rin natin ang ating buong suporta para sa ating kababayang si Bunot Abante na sana'y papalarin para sa wildcard.